going to major lower bracket round one. This series is a best of one. Best of one. This is Gambit Esports laban sa Team Aster. At kami ang magiging shoutcaster nyo para sa gabing ito. This is JB. And I'm Darkstar Dota at your service. And there we go. Ito na. Tignan natin ang magiging laban. Well, kanina natalo na nga yung Team Spirit. Team Spirit. Against E-Home na alam naman talaga natin. Na sobrang ganda. Pero yan, papaltan pa rin to ni Panginoong TD natin. Yep. Abangan nyo lang, mapapaltan din yan later on. Mm. Pero yun, na nga, Team Spirit fell off dito sa MDL Chengdu Major, sadly. Pero ayun na, sila yung pinakaunang nalaglag dito sa MDL Major. Pero ikaw, tingin mo sino sa dalawang to yung pabor para sa iyo? I think mas pabor ako sa ano, sa Gambit, like ano eh, marami silang games eh, marami silang sinalian na tournaments before this ano eh, major. ESL One Hamburg, pa yung qualifiers. Actually, medyo ano rin, given na lahat sila nag-qualified. Uh-oh. Pero more yung naging break nila is yung ano eh, yung ESL One Hamburg, okay. Which is nag-grand final sila sa ano eh, against TNC, best of five yun. Mm-hmm. Pero pumalag dun yung Gambit. Pumalag pa rin. Pero this ano eh, this group stage, like yung Gambit, parang nag-fell off sila ngayon. Mm-hmm. Unlike yung mga performance nila sa ano eh, sa last previous tournaments nila. But right now, tingnan natin kung magtatagal tong Gambit. Unlike yung Aster, wala, ano lang sila eh. More like, ngayon lang, ito lang yung naging tournament nila. Ito yung first official tournament nila. Pero Team Aster ha, tingnan na lang natin dito. Dahil hindi rin naman biro yung kanilang players. And then si Fade, si SCCC. 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 Pag, hindi kasi pa, parang may nakita kong ganun eh, about that, about sa ganun dati, usapan, about the in-game name. Hindi daw SCCC yung pangalan niya. Oh. SCCC daw talaga. SCCC talaga. Oo, yun talaga yun. Kumbaga naging usapan yun dati sa ano, sa, ang tawag dito, sa mga casters noon. Mm. Kasi tinatawag siya SCCC, pero alam ko mas gusto siya tawagin SCCC daw. Mm-hmm. Pero yun, ano lang, nakita ko lang naman yun before, pero depende pa rin naman sa iba. Pero yun na nga, hindi naman siya biro, a player. Matagal na din yung isa rin yun sa mga batikan. Ngayon, tignan natin kung dadaanin niya ba sa experience dito yung Gambit Esports, di ba? Pero there goes the Ogre Magi pick. Pero dito sa Team Aster. And lalo na si SCCC, kaka-adjust lang niya from position 2 to position 1. Si Chiwan, yung mid laner ng Aster ngayon, Chiwan is ano, SCA player. Alam ko Malaysian yan. Okay. Like dati siyang ano, Geek Fam. If napapanood mo mga tournaments na like yung mga mini tournaments nila sa Geek Fam dati, right now, nasa ano siya, nasa China. Team Aster, you know? I think this is Chuan's ano eh, big break dito sa ano, major. Since, posible. Kung mapalayo man sila dito ngayon, depende yun kung makauna sila dito ngayon sa Gambit Esports. Yeah. This is a best of one series. Uy, wait. Nagka-double. Gambit Esports and Team Aster. Silang dalawa yung magbabakbakan. Ngayon, kung sino matalo, goodbye sa MDL Chengdu Major. Susunod na sila sa, ano, sa Team Spirit. Oo. Pero yung mananalo dito, advance sila sa ano eh, sa lower bracket. Pero, round 2. Yung next game nila, it's best of 3. So, makakaingan dito yung kahit mga teams na nasa lower bracket if ever manalo sila. Pero we can say na makakaingan sila, pero sobrang higpit, sobrang higpit pa rin ng competition doon. Ang makakalaban nila would be Alliance. Alliance yung natalo nga against TNC. Pero yun, whoever wins this match, Gambit Esports and Team Aster will face Alliance sa lower bracket round 2 in a best of 3 series. Mm-hmm. Pero syempre, tignan muna natin sino mananalo. Mm-hmm. Diba dito sa bakbakang ito. Sino kaya ang ipipick ng Gambit Esports? Mm-hmm. Pero TD, wala po akong madinig na in-game. Walang in-game. Apo. Pero yun. Kaya pa nagtataka ako. Let's leave it to him na lang. Yep. Ano na yun. Return. Pero ikaw pare, ano nakikita mo dito ngayon sa Gambit Esports? In terms of draft, more like yung pinapriority dito ng Gambit is 2 supports. Unless kung ano sila dito. If first pick sila, pwede lang yung picking faces. But hindi nila, if hindi mababan dito ng both teams sa first ban. Pero since nakuha dito na Aster yung first pick, kinuha nila agad yung faces. But plus may follow-up pa na Ogre Magi na magbabuff nang dito ng Bloodlust. Ayun na nga, pero Rubik naman. Another Rubik game dito, Gambit Esports. Usually, pag may void sa kabila, kumukuha ng Rubik, no? Yun lang yung napansin ko, ah. Kanina nung game mo, ay nung unang series ko, which is yun nga, ang tawag dito, ano ba yung kinas natin kanina? Nakaligtaan ko. Team Spirit against E-Home. E-Home. May void. First pick din ng Team Spirit. Tapos may Rubik naman dito yung Gambit Esports.
Pero maganda pa rin dito yung nakikita ko for Gambit. They have Magnus na open. PA binan dito ngayon ng Team Aster dahil sobrang higpit niya. Tsaka din Juggernaut. So, Juggernaut. Two bans dito. Good. Good two bans. Goods din. Oh. Pero Gambit, sino kaya ang kanilang iyano dito? Ang ganda din ng Skyrat pick dito ng Aster. May follow-up na ano, burst damage sa Chrono Spear. Nako, sino kaya mananalo Aster versus Gambit? For me lang naman, Team Aster. Mga matatagal na itong naglalaro talaga. Experience-wise, oh. I can say mas lamang sila dito against Gambit Esports. Mm-hmm. True. But malaking but yan. Execution-wise, dun pa rin talaga magkakataloy. Mm-hmm. Dun talaga magkakaroon ng isang, tawag dito, mag-a-misstep. Yep, misstep. Diba? Kumbaga, dun pwedeng madulas yung kabilang koponan. Depende na lang talaga kung mas maayos yung execution ng isa. Kahit gaano pa kalaki yung experience niyan. Mm-hmm. Diba? Pero yun, sino kayang kukunin dito ng Gambit? Dalawang ano to, dalawang melee core, siguro. More like Magnus yan na to, si Shacklow. Obviously, ano na yun, position 3 Magnus. May Rubik na position 4 Leech ni ano to, ni FNG. Mm-hmm. So, most likely, kukuha sila dito ng ano, either carry or mid dito ni GBK. Oh, ganda nga nung ano eh. Ang ganda nga nung anong tawag dito. Yung Juggernaut ban. Tsaka yung PA din. Oo, yung PA ban. Ang ganda din talaga yan. Pero sino kaya ang isasagot dito ng Gambit Esports who will be their carry, 'di ba? Kasi wala yung Night Stalker, no wala Night Stalker. Yung Juggernaut saka tong PA. So sino kaya yung pupwede? Pero ito na. Yung Chaos Knight. They have the Chaos Knight. Ooh. Okay, okay. Ito yung Chaos Knight na nakikita na natin ito madalas sa meta. Mm-hmm. Ngayon, diba? Lalo na sa ano, Civil War, nakikita natin yan. Nakikita natin yan. Nirekta nil ng ante, ng Heart of Taras, Midas, tapos Threads. Minsan pa, isang ano lang eh, isang Bracer. Then, going for Heart after nung ano, after nung Armlet. Yun. Mm-hmm. Usually, Armlet, ano eh, Armlet Heart eh. Diba, ganun talaga yung ginagawa para sa ano. Sa Chaos Knight. Pero, ayun, grabe naman talaga. $500. Grabe nga yan. Nako, grabe nga yun. And pero, tiny. Sayang, di mo nabutan si Denaro na cash na ng TNC kanina. Mm-hmm. Sama yun, si Kuya Nick. Nagpapahinga muna sa yun. Yep. Nagsistream on her page. Niya. Don't forget to like and follow yung kanyang page, Dianara Gaming. Check nyo na yan. Pero, tiny. Picked out here by Aster. In a way, good din na i-pick din to. Kasi, pwede pa rin bigyan ni Magnus yun eh. If ever meron silang tiny. Mm-hmm. They need the melee hero here para ma-utilize nilang maigi yung Magnus. Pero, we'll see. Sino ba talaga ang kukunin dito? Chaos Knight Magnus. More like, ngayon, sobrang dalang lang natin makakita ng ganyan na ano, combo sa lineup. Mm-hmm. Lalo na yung Empower, ibabuff lang dito yung Chaos Knight. Mas mabilis. Mas mabilis siyang makapag-farm. Mas mabilis niyang makukuha yung mga core items niya. Yun lang itong larong to eh, pabilisan lang to. Mm-hmm. Yung sa draft niya yan, base sa draft. Yeah. Mas mabilis mag-online yung Faceless Void. Mm-hmm. If mas mabilis niyang mag-online, edi mas mabilis niyang mapapanish yung Gambit Esports. Ang hirap kayo lumaban ng Chaos Knight pag wala pang item. Oo. Diba? Ang hirap lumaban yan. So, kailangan mo talaga ng at least 1 to 2 items bago ka makapalag. Actually, Mordigan okay na for Chaos Knight. Mm-hmm. Pero, once kasi ma-burst ka ng Team Aster, may Skyrat Mage, may Void, 'di ba? Kailangan niya dito ng pang-debuff dito sa silence ng ano, ng Skyrat Mage. Mm-hmm. Kailangan to. Meron siyang ult, pero alam mo natin pag silence ka, 'di ba? Pero 'yun kasi kanina nakikita tayo ng Void na walang follow-up damage. Yeah. Ngayon, Faceless Void, pwedeng enough na yung damage na makita natin. Meron ng Skyrat Mage, may Ignite pa from Ogre Magi. Meron pang Bloodlust. Pwede may apply kay Faceless. Mm-hmm. Diba? So, more on attack speed dito yung pinofocus ng Faceless talaga. Void sa meta ngayon. Mm-hmm. Even ngayon, yung mga Faceless Void, minsan hindi na nila minamidas. Yeah. Like nagte-threads na lang sila into Maelstrom, tapos i-upgrade na lang nila into Emnioneer, tapos BKB, possible. Tapos, minsan pa nga, ano eh, I think si Nico BB nakagawa nun ng Manta Diffusal, old build ng Faceless Void. Oo. Pero possible ngayon. Din na, makita natin dito sa ano na to, sa game na to. Posible. Pero, kung mana din naman ang pinag-uusapan, sabagay, si Chaos Knight, medyo mana dependent din naman to, kung paano. Pero, looking here, sino kayang pipiliin ng ano dito, Team Aster para i-ban out. Pero kasi Gambit, tinanggal na nila yung ano, Timber Soy. More like ano to eh, GPK hero na yung baban dito ng Team Aster. Oo.
Wala na in-game. Tapos na bali, laban na ng Android will be later on pa. Last pa yata yun. Last series. Last series. Tapos next series nito is Fnatic. Fnatic versus Team Unknown. Team Unknown. Diba? From Team SA. Unknown. And after that one, Adroit laban sa... Sa ano? Sa Beast Coast. Beast Coast. Yun. Kung napansin mo itong matchup na to, kanina, di ba, CIS versus China. This time, CIS versus China ulit. Ganun na nga. No? Tapos mamaya, SCA versus SA. Tapos yung kabila din yung last series. Kumbaga, total different world. Kumbaga, magkaibang ano talaga, magkaibang meta ang pinag-uusapan natin. Kasi kada country may kanya-kanyang meta yan eh. Uh-oh. SCA may ibang meta sila. Russia or CIS meron silang ibang meta. Even Chinese do have their own meta na alam naman talaga natin pag napagana nila. Sobrang tindi. Pero malalaman natin ano mangyayari. Uy, Bristleback. Bristleback for Team Master. In a way, deny pick din to. Goods yung Bristleback para dito sa Gambit Esports kahit pa paano. Nakakita tayo ng mid Chaos Knight sa Civil War noon. Malay naman natin. Malay nakakita nila. Pero anyways, ayun na nga. But speaking of mid din, kasi si GPK hindi siya ano, farm dependent. More gusto niya yung mga hero, yung mga flashy heroes. Yung isa lang nakita kong hero is Templar lang na nagpa-farm. Actually, Templar is good eh. Pwede rin yung Templar. Hindi pa banned out yung Templar dito sa game. Oo, tama, hindi pa banned out. Pwede pang gamitin yun ng Gambit. Pero yun, shoutouts dito sa mga nanonood. Gary Boy, what up? Ay, shoutout sa'yo, Gary Boy. Nako. Sige nga yun. Yung mga nanonood dyan eh. Chill lang kayo. Share nyo na stream natin. Maraming salamat. This is the second series of the lower bracket. Ayun, kung ka ni GPK. Ayun, kung ka, nga. Sorry. Kung ka ni GPK ito. Hindi ko siya nasa. Isa sa mga equation. Comfort hero niya ito eh, yung kung ka. Oh, laban ng Adroit, depende yan. Boss, depende po yan kung anong oras matatapos yung mga matches. Pero there goes the draft for the best of one series between Team Aster and Gambit Esports. Well, ikaw pare, kanino ka dito sa draft looking here? In terms of draft dito, I go for Gambit dito. Lalo na, sobrang tanking ng mga ano nila ng heroes nila. Nila. Like yung Chronosphere, once na late game, so paano mabiburst down to? Ang ano lang nila dito is yung Skyrat Mage na pag nag-late game is ano eh. Yan lang yung only way na mabiburst niya dito yung mga ano, mga strength heroes ng Gambit. Pero yun, TNC po nanalo kanina against Alliance. 2-1. Sila nag-move up sa ating upper bracket. And Alliance, yung kakalabanin ng mananalo dito sa series na to. Gambit versus Team. Oh, interesting. Mid BB against Kunkka. Mid BB. Goods nga din. Kumbaga, in-anticipate na ng Team Master na mag-mid yung Kunkka. Kumbaga, kukuha dito ng melee na mid hero. Mid na melee hero yung Gambit. Sorry. Pero yun na nga. Asa na TNC? Upper bracket na mga Chuan. Upper bracket. Upper bracket na po. Top 6 po sila ano, secured? Pero ayun. Di ba sabi mo, prediction mo dito is Gambit. Yeah, Gambit. Mas maganda yung draft. Maganda yung draft nila. Pero tingin ko ano ako dito. Team Master. Kasi kumuha na sila ng BB Pant. Alam, kumbaga in-anticipate na nila. In-anticipate na nila dito yung kabila na ganun nga yung mangyayari. Pero panginoong TD, wala pa rin po akong madinig. Oo, oh, rin. Wala pa akong narinig na in-game. In-game siya. Pero yun, let's leave it to the pros. Pero bago ang lahat, pakilala muna natin para muna sa side ng Gambit, FNG, kay Lich, GPK, on Kunkka. Dream, dito ngayon kay Chaos Knight, XS Vamp. Excess Vampire para dito kay Rubik and Shaklo, tama? Shaklo. Shaklo para dito kay Magnus. Side naman ng Aster, we have Boboka on Skyrat Mage XXS para sa Tiny. Fade para sa Ogre Magi. SCCC para sa Faceless Boy. Then Q1 on his Bristleback. Uy, okay to ah. Q1. Wala pa rin. Taga lang. Konti lang. Yan, okay na. Goods na. Medyo painampo ng konti. Thank you, boss. Yep. Salamat. Ayun. Kung Honor Game 2 at mag-Honor Fnatic Game, mga 9:30, yes, parang Lance Dorado. Salamat. Well, ayun. Shoutouts po sa inyong lahat. Shoutouts sa inyo. Like nyo na yung page nga pala ni Sean, di ba? Sean the Playing Caster. Which is siya ang magka-cast later on sa Fnatic match against The Unknown. Yep. And ang kasama niya ay si Aling Maliit. Diba? Pero ngayon, ano kayang mangyayari dito sa bakbakan? Ikaw pare, ano ba nakikita mo dito sa match natin? Ano na foresee mo na pwedeng mangyari? So yun, give us your thoughts habang wala pa nangyari dito.
More like mag-focus ako dito sa mid lane. Tingnan natin, I mean, mid BB, sobrang dalang lang natin makakita ng ganyan na lineup. Which is, tingnan natin if mag-work tong mid BB against Kunga. Which is, okay naman yung BB dito against ano eh, Kunga. But, like, mag-i-spray lang siya dito. And, feel ko, ano eh. More like BB game to eh. Pero, since GPK naman gagamit nitong Kunga, more like sa mga pubs ni GPK, nakikita ko to as player perspective. I mean, solido rin siya mag-Kunga. Isa sa mga best Kunga dito sa CIS. And in terms of ano dito, side lanes, Lich, meron kining potential din. Lalo na yung CK, meron din. Kaso ang problema lang dito is mana-dependent din. Sabi mo kanina, mana-dependent tong CK. And dito, Shaklo, Magnus, and Rubik. Pero may more like mahirapan dito siya. Mahirapan dito 'yon, ano, yung off lane ng ano, ng Gambit, which is possibly. Si Skyrat Mage. Skyrat Mage siya ano eh, sa top lane. Pag-i-spam lang, pag-i-spam lang niya dito ng ano, Arcane Bolt. Pero yun nga, ano kaya mangyayari dito? Last game pa po ang Adroit against the Beast Coast. Mamaya pa po 'yon. Easy lang kayo mga Tiger. Panonorin natin 'yun mamaya, sabay-sabay. And well, for today, tingnan muna natin ang mangyayari. Sino panalo? Ihome at Spirits. Ihome po, nanalo sila doon sa game. 21-12 is the score if I'm not mistaken. Pero yun, check nyo na lang din later on. Ito na, ang bakbakan, magsisimula na nga. Pero habang wala pa siguro nangyayari, ipakita muna natin yung updated bracket para sa MDL Chengdu Major. Pasok! Let's try to... Right. Take a look at that one. Papakita yan ni Panginoong TD later on pagka-ready na. Diba? Pero kasi, yung bracket na yan, at least maliwanagan sila. There we go. TNC at Advance, tsaka itong J-Storm sa upper bracket round 2. Tapos, sa baba naman, Team Liquid, Ihome, bumaba na sa round 2 ng ating lower bracket. Alliance, yung mananalo dito sa series na to, kakalabanin nila sa lower bracket. And mamaya ang mga series natin na mapapanood, Fnatic versus Team Unknown and Beast Coast laban sa Adroit. Then yun na nga ang ating MDL Chengdu Major. Yep. Na standing natin ngayon. Pero yun, salamat po Panginoong Chinsa. So lahat ng games na yun guys, best of one. Sa lower bracket. Sa lower bracket. Sa lower bracket. Oh, just to be clear mga chong, best of ones lang po. Sa lower bracket, round 1. Ayun. The rest is ano eh, best of 3 na lahat. Except sa Grand Finals, which is best of 5. Best of 5, syempre. Opo naman, TNC ang manalo. Pero teka lang, Shaklo, kung hinaharas lang sa dyan. Ang gagawin lang siguro ni Shaklo dito is to sustain the lane. Hindi nila inaasahang manalo sa lane. Diba? Hindi nila inaasahan yun. Pero ang gusto kasi nila talaga nila mangyari dito. For me, ang nakikita ko lang is bigyan ng space etong si CK and siya yung pagtuon ng pansin mamaya. Pero yun, ikakas po ba yung Adroit? Siyempre naman po, Panginoong Lindon. Pero patay ba si Vampire dito? X is Vampire. Oh, nice was body block. Good solved right there by Rubik, saving himself. Pero yun na nga, munti ka na ma-first blood. Napakalaking bagay nun sa Aster kung nabigay. And maganda din yung ano dun, yung feedball para manig... Para nigit yung damage, yeah. Yung base damage yan. Maganda yung ginawa ni Magnus na binlock niya dito si, ano, si Ogre Magi. Which is na-save niya dito yung position 4. He is very well said. Pero ngayon, Team Aster. Naku po, mukhang maganda pa rin naman nangyayari sa kanila ngayon dito. Dahil yung BB, maganda yung performance doon sa mid lane. Nakakasabay naman siya dito ngayon kay Kunga. Kunga, o. Di ba dating post 2 si SCC? Yep. Yes, Edward Vince. Dati naman po talaga... Sa kaso, newbie. Kaso, ayun nga. Ang tawag dito, nag-giveaway siya kay Chuan para si Chuan yung mag-mid. So, we might see a different SCCC dito. Diba? Pero teka lang, sa my bottom lane, etong si Dream, hinaharas nila but with the protection from FNG, medyo madedelay yung pag-takedown sa kanya yung harassment. Medyo babagal. Pero si, ano ha, si BB. Uy, come on, stocks. Okay. Which is mas okay nga naman. Kung uumpisahan mo ng ganyan yung laning, that would be so solid. And maganda ba doon is inaabis niya dito yung ano yung regeneration yun na nakuha niya sa top lane. Yun na nga eh. Kaya din nagagaganyan sa ngayon para yung XP niya is mas solid. Alam mo naman, mapapunish ka ng isang Kunke. So bakit ka harapin hindi mo susulitin yung regeneration rune na nakuha mo? Yeah. Diba? So, buenas nga eh. Nabigyan agad siya ng maagang regen for BB. Diba? So,
with that, meron siyang additional XP na makukuha compared dito ngayon kay Kunta, kay Kapana. Pero teka lang, sa bottom lane, nasa na nga dito ngayon sa XXS. There's a nice toss out. Dream won't be able to chase down that Tiny. And nakapagsalba nga doon si XXS. Well, si Kunta, yan, nasa jungle side. I think mag-i-stacks lang siya. Mag-i-stacks muna siya for a bit moment. Pero bumalik na dito si BB sa, ano, sa mid lane. Oh. Well, sa top lane naman, well, siyang dito, si Vampire, nag-pull siya dito ng creep wave, but still, hindi niya na-pull yung tatlong creeps doon. Right now, dito si Chuan, inagawan pa niya dito ng, ano, ng side stocks. Camp. Oo, ng side camp. Inagawan niya side camp dito ngayon si Kunta, pero SCCC, mukhang goods naman yung nangyayari sa kanya sa may top lane, di ba? At least, napapanalo niya yung lane niya. Yep. And, yun yung gusto ng Team Master ngayon. Kumbaga, kahit patalo yung lane namin, at least may manalo na isa. But Dream, tossed in by XXS. Ito pa nga ngayon, yung Arcane Bolt, binigay na lahat para dito kay Dream. But with that Frost click. Shield, napaaganda nun to delay what Aster is trying to do. Nakapagsalva pa nga si Boboka, binibigyan dito na yung netong si FNG ng masakit-sakit na Frost Nova. But they'll have to fall back. Frost Blast rather, Frost Blast. Mm-hmm. Yun. And kung napalapit pa nga dun si, ano, si Chaos Knight. Oh, wait lang! Speak up, witch! Oh, patay na agad! First blood taken by XXS, Frenzy. Mapapatay na nga dyan. Pero bounty-wise, bagat, ang ganda ng kill. Kasi at least, bounty run time nun eh. So, tatlo yung bounty na nakuha ng Aster. Naging favorable pa sa kanila. And yun, yung gustong gawin ng Team Master ngayon. Yep. Ang lumamang early game. And perfect timing din kasi yun, sabi mo kanina dun sa bounty run. Like, napitas nila dito yung leech, which is hindi sila makakuha dito ng ano, bounty run. No? Oo, hindi sila makakapag-contest. Ayun na. And right now, ngayon, si Dream yung medyo nahihirapan dito sa ano, sa bottom lane. Oo, pero kung isipin mo, okay na yun eh. Okay na yun para dito sa ano, sa Gambit. At least na napatay is itong si Lich. Siyang na first blood at hindi itong si Chaos Knight na kailangan talaga ng farm. Yep. Diba? Pero stop. On to this SCCC. Speaking of SCCC, may trivia ako sa kanya. Like nung sa, actually nag-panel siya sa TI9 na sinabi niya na he needs to adjust. So, ito yung adjustment niya na magke-carry siya. Baka nga, gusto niya talaga mag-carry dito sa ano talaga, ano, sa pro scene na parang hindi ko na dama mag-mid. Pero yun, pakita natin. Ano siya? Ano? Showing mid. Oo. Ano daw? Ayun! Nang MDL records, highest kills, Morphling. Ayan. Eh, oh, wait lang. Nakita natin, pero teka lang. Shaklo! Ayun, tinatlo sa top lane. Diba? Actually one, securing that kill. Kaya na nga yung ano, highest kill natin dito sa MDL rep. Yep. MDL natin. Yung game 2 AG versus Aster. Nag-comeback doon yung ano eh. Nag-comeback yung easy. Aster doon. Dahil sa Aster. AS Morp. Ah, okay. Pero game 3 natalo sila no. Kasi kaya nandito ngayon yung Aster. Yep. Sa lower bracket. Pero teka lang, there's the left for 2-1. Ito na nga ngayon. Ang mangyayari. 2-0 ha. 2-0 nga po dito. Aster has the lead somehow. Pero ayan, panoorin natin kung ano muna mangyayari dito. Yung kwento kasi ngayon kay CK, talaga yung magpapaiba para dito sa Gambit. Kumbaga, yep. Siya yung tagalipat ng pahina para sa kanila. Pero GPK, uy, ganda ng stocks. Grabe si Jua, no? Oh. So, kinakapitalize niya lang talaga dito yung mga stocks na siya din ata yung naglalagay. Hindi ko lang sure, hindi ko napapansin. At yun, siya naglalagay kanina eh. Doon pa lang sa 4-minute mark, siya yung nag-stocks. Level 8 na siya, ha? Mm-hmm. Level 8 na. 87 last hits and denies. Yep. Naku po. More like siya yung ano eh. GP. Siya yung pinafocus dito ng ano, level Aster. 8 to. Level 8 na. Though, same sila. Kahit paano. At least, pero yung kalamangan ng isang BB, kapag ginagamit niya yung nudes, mas, kumbaga mas madami pa rin na nakukuha. Ah. Isang Grizzleback dito ngayon. Well, that being said, mga tsong, kinakapitalize na nga nila dito ngayon yung bilis mag-takedown dito or mag-clear ng wave nitong si BB. Pero teka lang, bounties are up. Nasa baba yun. Makukuha ni FNG yung ace. Haste yun mo, ano? Makukuha. So, 8-minute mark. So, medyo passive pa both in tiyo. Wait lang. Pero mukhang si Magnus mabibigyan ng malala silence is there. But Shaklo, ready na yung kanyang skewer dito. Hoy, tignan natin kung may uulihin ba. Tatlo, nag-chase skewer and sama si Bunso. Pero Shaklo, sinichase pa rin nila dito. Naku po, nakita ngayon yung mga stocks.
There's the stun, and Shaklo will be taken here, but Chuan mukhang kukunin niya dito yung mga stocks. Ayaw and ibigay nitong si Dream. May shrine pa nga dito, level 6 pa lang itong si tropa natin, nagpantasan na siya, pero FNG is here as well. Natitigan naman lang dito ngayon itong si Chuan, pero tingnan papalagpa nga dito itong si GBK. Ito na yung barko, nasagasaan na dito ngayon itong si tropa natin. Oh, Chronosphere sa apat, napakagandaan dito pa nga si Bubuka, pero backups. Patay pa itong si Chuan, but Dream ginugusto nila, medyo makunachi, mag-time walk out itong si SCCC, patay pa si Dream dito. Bubuka will finish him off. Fade na iwan na doon ngayon sa Tricamp. X-Mark? Gambit. X-Mark, but Void will be taken down here by GPK while Tiny taking the space doon sa bottom lane. Kailangan niya ngayon, Fade. Dine-delay dito ngayon yung Gambit. To think na nade-delay sila sa pagkuha dito sa isang Ogre Magi, wala pa rin. Oh, Fade will sacrifice. Oo. Nakuko. Maganda nga yun. Kumbaga, still yung space na nabigay for Tiny, kahit sabihin natin ano lang to eh. Hindi siya ganun kabumi, like post 4 lang naman yan. Still maganda pa rin na pwedeng mapakita ng isang Tiny pag mataas na yung level niya. Diba? Nako po. Ay, actually ano siya eh, offlane siya. Ay, offlane. Oo, yun. Offlane siya. Mm-hmm. Knowing na offlane pa siya, hindi lang siya post 4. Di mas malaki pa yung pwede niyang may ambag sa team. Pero teka lang, ito na nga ngayon. Si tropa nating Magnus, nabigyan ng malala. Patay pa from SCCC. Pero bounty rune, makukuha dito ng Aster. Sa top? Tatlo nakuha ng Aster dito. 3-for-1. Naku, gusto talaga nilang i-contest eh. Kasi pag nakuha to ni GPK, napakalaking bagay na. Next mark for sure one. Ayun lang naman. Naku po. So, papalaga na talaga nila. Ayaw nilang ibigay lang libre yung mga creeps dito ngayon. These ancient, napakahalaga para sa Gambit. Yeah. Kung baga kumukult dito yung Aster, like, binaforce back nila dito yung Gambit. Uy. Pero both? Naku, napabalik, nabigyan ng X. Pero, Torrin, andyan pa rin naman. Mm-hmm. Pero hindi nila matitake down si Chuan ng ganun-ganun eh. Diba? Mm-hmm. No. More like ginawa dun ng ng Aster. Tumingin muna sila dun sa Triangle Camp since nakita nila yung stacks na if ever makuha dito ng either Chaos Knight or yung si Kongka yung kukuha. Pero still medyo parang for me it's nag-fail dun yung pag-attempt nilang magkuha ng stacks. Pero teka lang, ayaw talaga nilang isuko yun eh. Gusto talaga nilang bigyan eh. Kumbaga kapag meron kumukuha, at least makontest, meron silang kahate pero nagde-deward. Excess Vampire, alam nilang nandyan sa ngayon. Pero ay, so di hindi pa yun napapop. Naku po naman talaga, Chuan. Mukhang kukunin na nila. Rubik will fall patay down siya dito. This is for sure. XXS will be finishing him off. Ayan. Itong moment pa lang na ito na kinukuha nila yung mga creeps. Napakalaking bagay nito para sa Team Aster. Naku po, ayan pa. Grabe naman talaga. Ang ganda ng kanilang performance ngayon. Diba, yung kanilang patience na apat tayong magro-rotate just to get these ancients, napakatindi na niyan. Pero ngayon, nakikilich na lang dito ng si GPK. Pero level 11 na siya, ha? Mm-hmm. Eh, maganda, yung warding vision dito ng Gambit is dun sa, dun sa mismong camp. Yan, pero teka lang. Eto na nga ngayon. They're trying to take this one. And kita mo, mukhang magiging successful. Mukhang ganun na nga. Pero teka lang, ito na yung barko. Walang masasagasaan dito. Kaso nga lang, GPK ginugo dito ngayon ng Aster. But from backline, stairs to left, from Excess Vampire, Chiwan na delay dyan. Pero teka lang, ito ng Arcane Rune itong si Dream. Papalag po sila. There's Chain Frost. Pero Chain Frost, napakasarap naman talaga sa Lusalo muna. There's a Torrent. It will take by Chrono. But the Chrono is there. GPK taken down here by Boboka. Hindi pa rin naman sila tapos. Chuan still alive and kicking. Patay pa nga dito ngayon itong si FNG. There's a Skewer by the Magnus. Hindi pa rin naman sila tapos. Pero double kill for Chuan. Dream ginugusto ng Aster. Pero nakakuha na tayo ng Ancient. Nakakuha pa tayo ng apat. Kahit isa lang yung nakakuha sa atin. And ang ganda ng teamfight din ng Aster. Nakakuha nila yung stacks. Tapos yung Gambit side, tinatry nila yung contest pero nag-fail yung contest nila doon. Napabur pa nga doon sa Aster. Pero yun. Meron tayo papakita ng boss? Replay. Yep. Yun. Check natin yan kung meron tayo replay na makikita, ha. Goods na. Yun! Let's check that out, mga chong. Ito na yung replay from our TD. Ng instant replay presented by Predator. Nakuha nila yung ancient na yan, mga sir. Nakuha nila yung mga ancient na yan. Tapos nakakuha pa sila ng apat na kill. Diba? Sulit na sulit. Sulit na sulit talaga.
plus 4 pa para sa Aster. Ancients plus 4 ang nangyari doon. Napakatindi. Grabbing na stocks. Diba? Kumbaga, nagbitaw na ng Chain Frost. Yep. Nagbitaw na ng lahat dito yung Gambit. Pero sila pa yung nakuha ng apat. Pero teka lang, ito na kami nagaganap na Ox na po yan. Paring Tinta Paid will be taken down by Dream. Down. Diba? Dapat nag-contest sila. Kaso pag kinontest nila yon, mabibigwasan sila. Mapapaaga yung pagkamatay nila doon. Kumbaga, iniintay lang din nila yung kanilang teammates doon eh. Pero, yep. Wala, ang ganda lang talaga ng execution dito ng Aster ngayon. Diba? Solido din. Solido. Pero ito na, habang wala pa gano'ng nangyayari, let's check out muna ang Predator Finals yep. na magaganap sa ating November 30, December 1. Hindi ko muna sasabihin kung saan, pero ito, yung mga top 4 finalist natin, Neon Esports, Amplify, Loki Esports, at SGD. SGD, or ang SG Dragons. Yan po ang mga babakbak doon sa ating Predator League PH qualifiers. Diba? Ayun, so hindi lang po MDL Chengdu Major ang mainit-init sa buwan na to ngayon dahil bago matapos ang November, may pahabol. Ito na naman, nag-smoke dito yung Aster. Nag-smoke nga sila. Nao, si Shaklo. Oh. Ayun! Nabigyan dito ng tatlo. Grabe yun, napakatindi nila dito nang mag-rotate ng Aster. Yeah. And wala rin vision dun sa ano eh, dito sa side na to. More like nag-focus sila sa mga stocks. Oo. Oh. Diba? Wala, yun, nahirapan na talaga sila. Kasi yung gustong mangyari ng Gambit, give space para kay CK. So, hindi nila pwedeng galawin to. Hindi sila pwedeng umadvance. Kung umadvance sila doon nang wala pang gamit yung CK, sila din mismo mahihirapan. Kumbaga, pag wala pa siyang, wala pa siyang Mordigan kanina, diba, mahihirapan at mahihirapan talaga sila ng mga bang. Pero, ayan. Kailangan pa dito na, kailangan pa mag-item dito ng CK bago siya umano. Bago siya pumikap ng teamfights. Tingin ko pwede naman. Pwede naman yung kanyang Mordigan dito. Pero, kinukulang sila sa damage eh. Diba? Tumama man yung barko o kung ano man, makunat dito yung Team Aster. Oy. Lalo na yung post fight nila, Ogre Magi. Pero teka lang. Next mark lang dito si Chuan para di siya mapatay. Pero wait lang. Uy, ex-vampire. Delikado siya, ha? Nako po. There's the ward. Napagandang time walk. Patay pa rin si ex-vampire. Ang gandang silence from that Skyrath. Yep. And still yung CK, hindi pa rin siya sumasama sa teamfights. Morley. Pero lang dun sa kailangan dun sa def, more like kailangan yung talaga dito it's magkaitan. Pero going for ano dito, Heart of Taras. Well, oo, kailangan talaga niya ng Heart of Taras dito. Napaka-essential na item niyan para sa isang CK. Ang hirap niyang patayin. Ano yan? Honestly speaking, ang hirap patayin ng isang CK pag nakuha niya yung kanyang Heart of Taras. Yep. Kumbaga tatagal siya sa clash. Tapos mas masusulit niya yung mga yung mga tawag dito, clones. Diba? Or yung illusions. Ang disadvantage din kasi na CK. Ay, wait lang. Patay na. Dito ang isang Shaklo. Ang disadvantage din kasi na CK is pag nawalan siya ng Phantasm, more like mahina siya sa sa isahan. Oo. Ayun. Pero if team fight, di ba? Maganda yung kanilang laban dito. Kung titignan natin, hindi pa tayo nakakita ng isang matinding Rev Ball na tawag dito, Chain Frost into Rev Ball. Diba, wala pa tayo nakikitang ganun. Pero, once na may bitaw yun successfully ng Gambit, yung Rev Ball, Chain Frost, tapos yung barko, not to mention yung mga illusions nitong si CK, pwede pa nilang ma-pull off talaga tong draft na to. We can't say that this game is already over para sa kanila. Diba? Ngayon, Aster. Ikaw ba pare, ano tingin mong kailangan gawin dito ng Gambit para makaahon-ahon kahit papaano? Kailangan magbigay space dito sa CK. They need more time na mag-item siya dito. And I think si GPK din, yan, meron na siya Radiance para din sa flash farm niya rin na mag-item. Ito yung purpose din kasi na ng Kunkka na Radiance. Once nag-Radiance ka na, more like possible na tuloy-tuloy yung magiging item progression mo. Kaso pag nag-Radiance ka, ang parang i-expect mo na mag-farm ka. Pero uy, nagay Sudi. Uy. Probe nga yun. Oh no. There's a dagger. Toss, avalanche. Binigyan nga ng lahat. Dream, hindi hinayaang makapag-fantasm. BKB. Chain Frost binigay. Pero BKB is there. Naku po, mukhang delikado pa nga dito ngayon itong si Tropa XXS. Mapapatay yata. There he goes, Dream. Taking him down. RP. What a clutch. RP pa nga para dito kay Chuan. Pero teka lang, ito na X mark para sa kanya. But Dream might be taken as well. There's the Fire Blast. Andito pa itong si SCCC. But Chuan will finish him off.
And napakaganda na DC ata tayo doon mga chong. Tumigil ang mundo. Yun. Pero ito muna yung ating replay mo kung meron tayong ipapakita dyan or wala. Yeah, meron. Meron syempre. Yeah, syempre. Tignan natin kung ano nangyari doon mga sir. Ay, ito nag misclick doon siya, no? Si GBK. In-X-mark niya doon si CK. Oh. Kung nakita mo. Si CK nga yung ano niya. Ang balak na doon is ano eh, yung Bristleback. Siguro yung Bristleback. Ewan ko ha, kung gusto niya microwin dito si ano. Oh, si pwede rin yun, possible. Diba? Pero wala eh. Wala may hirap. Pero yun, Gucci-Gucci. Gucci-Gucci lang yan. Okay, pero habang wala pa nangyayari ata, tingnan muna natin ang mangyayari. Hindi pa po tapos. Di ba tapos? Last series po sila mga sir. Opo, last series po sila. Kaya on time po kayo dyan. Chill lang kayo. Ayan, pero Shuwa no, napakunachi. Di ba? Uy, Boss Arnie Trumata. Shoutouts man, thank you for sharing the stream. At ako, uy. Avalanche. Toss in. Etong si GPK mabibigyan. Tinawag na nga yung barko kaso walang matatamaan dito. Pero teka lang, ito na nga ngayon. Yung torrent. But still, XXS andito na siya. Kaso, good. Wala pa siyang phantasm. Good sinister gaze. Pero walang rev pole. Walang ult lahat dito sa gambit. Tignan natin paano sila lalaban. It's a deleted FNG. Deleted na. Yun yung kagandahan ngayon dito sa drop ng Aster. Habang nagpa-farm si SCCC, andyan si Tiny para maka-burst. Andyan din naman si Skyrat para tumulong sa damage or malaking ambag yung damage niya para dun sa mako-chrono itong si SCCC. Yeah, diba? So yun, madali sila makaka-burst. Napakadaling i-ano, i-execute ng draft ng Aster dito. Diba? Very by the book. Kaya mo bounties, oh, nakuha nilang lahat. Diba? More like sulit. Big cooldown lang nila dito is yung ano eh, Chrono Spear. Pero in terms of ano, cooldown dependent, lahat sila may ano eh, may on short cooldown dependent yes. Dito yung Aster. Kumbaga, so may pampitasan talaga sila. Yan. Kumbaga habang naghihintay pa ng cooldown dito yung Gambit, yung Aster, laban lang sila ng laban which is hindi favorable sa sitwasyon ni CK na kailangan niya pang mag-farm kahit papano. Pero ayun oh, kita mo, river na lang kulang niya ngayon. Medyo na de-delay pa. This is already 20-minute game. Actually, okay lang. Sakto lang. Pero mas maaga lang talaga nag-online ni Team Aster. Pero teka lang. Uy. Avalanche, ito toss ba? Hindi pa. No. Masyado makunat si GPK. Makunat talaga siya. RP maganda uy. Lang. Makakapawi nice Gambit. Pero teka lang. Ito na yung barko na tamaan si Chuan. Pero, ayun na nga. Tingnan natin. Ginugo pa rin siya. TP out. Avalanche? Wow, hindi na inabot ng Avalanche dito. Ngayon si Tropa. I think cooldown din kasi doon yung ano yung Avalanche. So, it's enough time na makapag-TP doon si GPK. And yung boat niya doon para ma-delete doon yung ano eh, yung Bristle Black na i-chase down siya doon. Yan. Kasi more unexpected na niya na ano eh, itotoss niya doon si ano eh, si Bristle Black. Is very well said. Well, ngayon, 21-minute game. Nagpapakitang gilas talaga yung Team Aster. They now have 11k gold lead. Pero, eto na mga chong. Habang nagaganap ang MDL, meron tayong upcoming na 1 Esports Dota 2 tournament. Ito na po ang ating tickets at ang mga maglalaro dyan would be Secret, Team Secret, LGD, VP, EG, Navi, VG Gaming, TNC, Alliance, Gambit, Team Aster, Team Liquid, and the J-Storm. At yan po, meron tayong 20% off pag ginamit niyo yung promo code promo na code, Kuya Gamer. Ayun, gamitin niyo lang po yun para makakuha kayo ng 20% sa ticket kung bibili man kayo. And it will be held on Singapore. So yun mga chong, yung mga maaarap dyan at gustong makakita ng init-init na bakbakan, eh punta na kayo doon and use our promo code na Kuya Gamer. Gamer. Sino makakalaban ng mananalo sa series na to? Alliance. That would be Alliance. Mm-hmm. Na naghihintay ngayon sa lower bracket, round 2. Round 2? Pero, ay, magro-rush na sila, no? May potential rush talaga dito lang. Pag Bristle Back, i-stacks na lang dito ng free skill. Pero di nag-dagger si Magnus dito. More, nag-focus siya dito sa, ano, sa Skyrat Mage na mabibigay niya nooks. Which is okay din naman dito yung, ano, yung Pipe of Insight. Bagong team lang ba yung Asters, Eduardo Vince? Bagong roster. Bagong roster. Pero matagal na po sila. Matagal na po yung Team Aster dito. Yeah. Bago lang po talaga yung mga lumalaro. Well, ang fresh nila dito. Ang ganda ng pinapakita nila. They're showing strong in this game kahit naman papano. Diba? Though this is the lower bracket round 1. Diba? Laglaga na talaga to. Kung sinong matalo, out. Stop! MDL, stop! Para dun sa team na yun. Stop.
Diba? How about OG, di kasama? Nope. Boss Seed Cesar, hindi po sila kasama dun sa One Esports yeah. na tournament na yun. Tamang ano lang dito yung OG, tamang nod lang dito sa major na to. For possible yun. Hindi dun sa ano, sa One Esports. Ah, sa One Esports. Oo, wala nga sila. Yun nga, alaw sa sila dito. Pero, ayun. Bagong team. Not really bagong team, boss. Bagong roster. Bagong mga team player. Pero matagal na yung organization. Pero yun na nga, 23 minutes into this game. Aha, 15,000 gold lead for Aster. Hindi nila hinahayaang mabitawan yung kanilang lead. Pero ngayon, Chaos Knight, meron na siyang heart. Yep. Maaari nang pumalag yung gambit. Makikita natin yan, ha? Makikita natin. Uy! So, wait lang. Ito na, ha? Makunat-kunat. Medyo matagal matakedown. Makakahabol pa yung kanyang mga teammate. Yung hinihintay niya. Ito na nga yung Phantasm. But mayroong stomp. Plado on. Siya creep. Umepal pa. Chainfrost! Yung Chainfrost binigay. But Aegis will be pop right now. Dream. Tumagal pa nga. Nakuha na agad dito ngayon ng Aegis of Immortal. But there's the Avalanche. Naku po. Ito na nga ngayon si Shaklo. Nag-TP out na. Iniwan na. Naiwan si Dream, pero makukuha sa dito ngayon ng apat. Patay ka dyan, XXS taking him down. Walang makunat sa marami. Yeah, walang makunat na yun. Diba? Pwede na ba? Wala pa din yung Skyrat Mage. Wala pa. Four-man smoke para sa Aster. Pero ang kasamaan dun is iniwan nila dito si Dream, which is walang gagawin kasi dito yung ano, side ng Gambit. Yow. Hindi sila makapag-rebat dito ng skills. Oh, very well said nga dun. Pero kasi, ano yun? Ayun, yun. Teka lang. Ready na po pala. Pero wait. Bago ang lahat, panoorin muna natin yung replay. Ito muna mga chong. Wala pa naman magaganap dito. There goes the replay. Ayun, no. Kita nyo, napakakunat ng Dream. Umepal pa nga yung creeps dun eh. Ayun, no. Nude cam. Boga. Pero parang napasama dahil nakuha yung Aegis ni Void. Nakuha yung Aegis ni Void, but still, napatay nila yung CK na merong heart. Ibig sabihin, alam ng Aster na, pwede po lang natin patayin kahit meron pang heart. So, yeah. Gucci to. Pwede tayong mag-play. Yan pala kasi core item ngayon ng ano, CK. Pero kung pagpapatuloy pa niya yung farming progression, yan, dadami items din niya. Pero kailangan niya dito, yan, katama yung kinyo niya is Manta para ma-dispel niya dito yung silence ng Skyrat Mage. Ay, din, magda-dagger siya. Kanina nag-queue siya ng ano Manta. Pero instead, gusto niya mag-ano mag-dagger siya, mag-initiate. Tingin ko okay din. Kailangan kasi talaga nilang initiator. Hindi sila pwedeng umasa dito kay Magnus. Given na wala siyang dagger . Hindi sila pwedeng umasa kay Magnus sa kanyang rev pull kasi parang kukulangin pa sila sa ano, sa damage output. Kumbaga ang gagawin nila, yung rev pull pang counter initiate na lang. Oo. 'Di ba? Kumbaga yun na lang talaga yung gusto nilang gawin. Pero right now 20,000 gold deal para sa Aster. Tuloy-tuloy lang sila dito. Pagpa-farm nila. Pero ang tingin mo ba, parang Darkstar, ano ang pwedeng gawin ng Gambit para makabawi? Diba? Kasi lahat tayo yun yung gusto malaman. Kailangan nila dito is, kailangan nilang mabigyan ng farm hanggang late game dito yung CK. Kasi pag nagka-farm dito yung CK, pag nagka-farm yung dito, yung Kongka, lalo na yung Magnus dito, maganda rin ginawa niya dito, hindi siya agad nag-dagger. Kasi kung nag-dagger, sabi mo kanina, kahit hindi niya kailangan ng dagger, kailangan niya na mag-counter-initiate. More like itong mga Magnus na position 3 right now is kailangan niya dito mga sustains. Like yung pipe, tapos minsan nagigrips pa sila. Oo, yung mga position 3 Magnus, sila. Hindi talaga sila nagda-dagger agad. More like tuloy na lang yung dagger sa lead. More like mga 30 to 40 minutes na lang, slightly ganun. Oo, pero ngayon kasi, itong BB naman, meron na nga siyang Ags na pwede niyang magamit pang harass. Tuloy-tuloy lang talaga yung kanyang maibibigay na harassment capability dito sa kabila. Yeah. And yung Goose Tax din. Pero... Wait lang, AOE ba ito? Check ko lang. Yep, AOE. Yeah, AOE siya. AOE na yan. Ngayon kasi, for Team Aster, ang gusto na lang talaga nilang gawin is to control the map at hindi pwedeng palabasin yung Gambit. Pero, Dream has the leisure to do so kasi makunat siya. Hindi siya ganun kadaling mapatay. And kinakapitalize ngayon ng Gambit. Sinasamahan lang siya ni Shaklo. Kaso parang nagiging lackluster dito yung Magnus . Para siya nagiging post 4. Yeah. Parang nagiging post 4 dito yung isang Magnus na hindi mo talaga gusto. Diba? Yan yung ayaw natin pagdating sa yung mga position 3. More like nagiging lackluster din sila sa mga items na hindi sila makapag-farm. Kapag ganun kasi, more like all-in ka dun sa carry na mag-farm siya gaytong sitwasyon. Kumbaga, double-edged sword. Kapag... Actually, maganda pagka na pull off mo. Napaka
napaka-satisfying, di ba? Pero ang hirap din i-pull off kapag ka talaga na saliya yan ng kabila, eh talagang tutumba ka. Kumbaga parang kang naglalakad sa ano, yep, sa tawag dito sa sinulit. Mm-hmm. Diba? Kasi any moment pwede kang malaglag pero sobrang satisfying kung makatawid ka. Yeah. Gamit lang yun. Diba? Pero ayun, si Dream talaga yung inaasahan dito ng Gambit right now. Kumbaga siya talaga yung pinakapuhunan na yun. Magsasanggin niya siya na nga siya dito. Yeah. Or SNY? SNY pwede. Or we might see a Halberd para din dito sa isang BB. Diba? Or sa Void. Oh, okay. Diba? When po yung laro ng Adroit, they will fight mamaya. Last series against East Coast, yep, parang Team Joseph. Mm-hmm. So wait mo lang yan dito sa Quinic na page. Chill lang kayo. Chill lang. Share yun na yung stream. Share yun dahil live stream mga sir. Ayun na. Remote streamers. Ayun na nga. Yeah. Speaking of streamers mga chong, pasok! Eto ang ating mga streamers. I-support nyo na sila. Yowe, Yowe, si Mike, si Boss Axel, si Sean, si Kike, si Jovi at syempre si Kyle. Oh, streamer na. At ito pa, yung mga tropa nating streamers na girls. Yan, si Casey, si Ishi, si Lai, si Shola, si Riz, si Ate Alec, and Dayanara. Pero sa ngayon kasi, si Ate Alec tsaka si Ate Maurice, vacation wala pa lang. Sila, wala pa silang stream ngayon. They're still on a vacay. Yep. So yun, pero teka lang, Atos, para nga dito Iwan. Kay Rubik, Iwan, si Excess Vampire. Goods na to ha, para yep sa Aster. Nakakuha sila ng isa at wala namang bawi. Yung Gambit ngayon, Shaklo, gustong salubungin. Ito na si Chuan, makakasalubungin na nga ngayon. Wala pa sa skewer. Sakit niyan, may apat na kasama. And the toss, there goes XXS. Aray finishing ko him off. BB, pupunta na sa baba. Balik, trabaho. Trabaho, gawala ng bounty. Wala siya ng bounty. Uy, ganda ng item dito ng case na mag-halberd siya. Kaya siya na gano'ng sanji. Oh. Sanji. Pero yun nga. Ayun na ang ating instant replay. Check mo na lang yan. Pero inabal kasi doon si Magnus ng malala. Pero tingnan muna natin dito sa bot kung ano nangyayari. Naku, ito si BB. Siya lang mag-isa. Control. Tatlo yun na andyan. May Torin na kasama. Andito pa si Rubik. Naka-BKB siya. Papalag pa siya. Naku po, ito na nga si XXS. Grabe ka damage. Ng avalanche toss ko. Kung kaso, BB still alive and kicking. XXS taking down XS Vampire na minus 1 pa nga yung kabila. Kaso nga lang si Dream. Naku po, makatikat. Chrono. But the Chrono is there taking those two inside. The avalanche andyan pa. GPK will fall down. Nabigyan pa nga ng Mystic Flare. Patay si Dream. Apat ang patay sa Gambit. Pero nako, dire-direcho ang Aster dito. Walang magagawa. Si Magnus, kahit mag-rev pull siya, wala siyang damage. Yep. And ano din eh, akala, they thought na mag-isa lang dun yung BB eh. If ever walang backup dito si BB, mababurst down siya dito. Which is slightly advantage yun sa side ng Gambit. Pero saktong-sakto dun si XSS dun sa Avalanche Touch combo. Kuwang-kuwa yung 3 heroes dito ng Gambit. Which is na-burst down niya dito si Rubik. Tapos saktong-sakto yung reinforcements dito ng Faceless Void with the Chrono Spear. Napa-turn, nag-turn around nga dun yung fights yun. Para, napa-bear pa nga dun sa Aster. Ang nangyari kasi dun, lamang yung Gambit. Apat sila doon. Malapit na lang mapatay si BB. Kaso biglang may dumating from Aster. Nabaliktad yung sitwasyon. Tapos ito na naman. Nabaliktad na naman sitwasyon from Gambit. Pero nagtuloy-tuloy yung Aster. Sumakit yung damage from that Skyrat Mage. Napakatindi na burst nila yung CK na makunat. Wala na silang problema after that one. Nakakuha sila ng apat. Walang pake doon sa Magnus kasi wala naman siyang damage. Diba? Yeah. Naku po, paano kaya ito ngayon na Aster is doing it. 7-2-2 ang score natin. 7-22, 27k gold lead for the team Aster. Grabe, ito na yung tinatawag natin na snowball. Sa isang laro. Pero let's clear this thing up, parang Renzo Pan. Lower bracket po ang round 1. Ay, best of 1 po ang round 1 ng lower bracket. Yun. Then the rest is best of 3. Pag dumating ka na ng round 2 sa lower bracket, round 2 up in the best of 5 po ang ating grand finals sa ating tournament na to. Pero yun, this is our first major tournament ha, in our DPC run ngayon 2019-2020. So, let's see kung ano mangyayari. Naku po, napakaganda nga ng pinapakita ng Chinese. Yep, Chinese team is doing it. Kumbaga, basic dots eh. Kita mo yung gusto nilang gawin, palakasin si Void. Pero dapat aggressive yung mid, which is itong si BB. Yeah. Ito mapat nga dito kay Kunta. Which is nag-work din yung ano, mid BB. Siya yung more like space creator. Nakita natin kanina sa early rotation niya. Siya yung gumagalaw. Siya talaga dapat.
kasi kumbaga kung kumuha sila dito ng ibang meet, siguro hindi ito na mapo-pull off na maayos, depende na lang talaga. Pero teka lang, si CK talagang binibigyan ng tinutuunan nilang pansin niyo. Is now going for the Manta. Ayun, magmamanta na lang siya. Manta. Diba? Yun na lang yung kinuwap niya dito eh. Hindi na siya tumuloy dun sa... Actually, Halberd muna ata. Halberd muna din. Go for the Manta. Kasi, siya nangyayari kasi ngayon, parang ang hirap. Panghirap. Sugal. Sugal na talaga to para sa Gambit. Dahil this is it for them. Kung sakali mga matalo sila dito. Kumbaga, this is the do or die match. Do or die. One mistake ano matters dito sa game na to. And limit din kasi yung farm dito na CK. Siya lang yung lumalabas. Like, sabi mo ka na hindi siya mababurst down agad dito. And yung maganda rin ginagawa dito ng Asters, nililimit nila yung ano yung farm dito ng ano yung Gambit. Oh, kumbaga napipilitan mag-lane dito yung CK na umabante talaga siya. Pero ngayon, nakakuha na nga ng Aegis. Pwede nang maglaro sa mapa ngayon ni Aster. Makikita pa nga dito ngayon sa Konka. Mabibigla ba? Yun ang katanungan. There's the Avalanche. Hindi na natos. Nagano lang sa doon. Nakabalik siya doon sa kanyang top lane. Though, itong si Excess Vampire, ayan na nga, nag-clear siya ng wave. Thank you sa mga nag-share ng ating stream. Tuloy-tuloy nyo lang yan dahil hanggang mamaya pa tayo dito. Pero? Replay? Ayun. Yung ano natin. Ang susunod nating match will be Fnatic versus The Unknown. Team Unknown from SA. Nako. Si Prada lang ang alam kong player dito na notable sa next matchup na to. Pero, si Prada. Uy, Ex-Vampire. Ex-Vampire. Napakatindi niya. Pero Atos, tsaka yung Mystic Flare. Oh. Deleted. One oh my one. God. Avalanche nandito pa. Atos pa rin para kay CK. Nagtitipi ka. Pero papalagami sa'yo. Kaso nga lang nandito na nga ngayon si... Okay na si Boy. Oh. Napigyan pa ng mga troso netong si Tiny. That's SCCC taking down Dream. May buyback pa naman siya. Pero... pag napapatay nang napapatay ito, nade-delay yung gusto niyang item. Naging disaster pa ngayon sa side ng Gambit. Although, yung ano dito si Rubik, nagtatago lang siya sa 3-lane. Nag-scout lang if ever saan yung mga heroes dito ng Aster. Pero napasama pa nga sa side ng Gambit to. Napasama pa nga. Pero, kuya, delikado pa rin yung ano yung Fnatic tsaka yung Android. Yeah, hindi pa naman kasi natin alam ano talaga yung magiging ano... yung magiging resulta. So, suporta lang tayo sa Fnatic at sa Gambit kung ano ba ang mangyayari mamaya. Kaya ngayon pa lang share nyo na yung stream. Pero Aster, this is snowballing in this game. Napakaganda ng kanilang performance. Ngayon, I can really say na panalo na sila kung magtutuloy-tuloy yung performance nilang ganito. Diba? And going for that. Oh, since wala, kahit wala sa Aegis advantage ito, even CK's down for, ayun, para spawn na siya yung 10 seconds. Set of racks makukuha nila. Just in Vivi, tamang frontline lang siya dito. Meron siyang Shiva's Guard. Grabe. Yung armor. Paano mo papatay niyan? Isang Bristle back. Well, kita mo, 11 plus 19. Tapos si Void pa dito ngayon is meron siyang Aegis. Sinusulit nila yan. Matagal-tagal pa bago mag-expire ito. Yung gustong gawin ng Team Aster, napakatindi ng mga nangyayaring to. Gambit is being oy, eaten alive. Ito na yung Chrono kay Nakabikibi. Papatay si FNG dito. Heal, fall down. SCCC will complete the kill. Ito na nga yung Trozo. Pinaulan netong si Tiny. No. But the ref call para kay BB. Kaso andito pa nga ngayon si Dream with the reality rip. Nag-cheese! Si Tropa. Exis Vampire taken down at mukhang si Shaklo. May isan pa. There goes the double kill for XXS. Dream, paktay ka na dyan. Double kill for SCCC. At hindi pa tapos ang Aster dito. They call it. Pero Gambit is already done and they've called the GG. Ayun na nga nangyari. Wow. What a performance from Aster. Grabe yung pinakita nila dun sa game na yan. 8-30 is the score. Simula nung naagay yung engine stocks, ala na magawa ang Gambit. Yes, John. Yun ang naging disadvantage dun ng Gambit dun sa stocks. And yung... Tapos after nung stocks na yun, sila panganapit. Tapos yun, nagtuloy-tuloy din yung side ng Aster. Hirap nito. Yeah. Hirap nito for Gambit. Yeah. Kumbaga, this could be it for them. Ganda sana nung stocks. Gusto ko yung plano nila. All in kay CK. Ganun lang. All in tayo kay CK. Pero nabigyan sila ng malala. Lahat gumalaw from Team Aster. Ganda ng performance dito na itong si BB. Hindi niya tinapatan si Kunka sa mid lane. Diba, hindi niya tinapanan si Kunka sa mid lane. Nag-go pa din siya doon. Yeah. And ayun na nga ang nangyari. Pero
What do you think happened doon? Ano bang mabibigay mo sa ating insight mula doon sa nangyaring ito? Yeah. Maganda din kasi yung ano yung ginagawa ng Aster after nung yung mga team fights nila. More naging one-sided din tong game na to eh. I mean, di makalabas dito yung gambit na makapag-farm dito si ano, si Dream. More like lahat sila, lahat ng heroes ng Aster stick together, nag-farm lang sila sa mga jungle side ng gambit. Still well played. Solid solido yung galawan nila dito sa game na to. Mm-hmm. Kumbaga binisigan lang ng Team Aster, no? Pero mukhang meron pa tayong ano ha. Meron pa tayong ibang series. Yun ang nangyayari sa laban na yun. Pero siyempre, hindi doon nagtatapos ang pangyayari. Meron at meron po tayong The answer. Ngayon tignan natin kung ano ba ang magiging sagot nila. Kaso hindi pa yata sila naka-standby. Pero eto na muna. Magkakaroon po tayo ng The Answer, mga chong. Let's check that out. Maraming salamat. Meron pa tayong isang series. Diyan lang kayo.